So sa last 9 games ng Warriors this season, nakita natin ang malaking improvement ang kanilang second unit lineup. Dahil sa tuwing pinaglalaro ni Steve Kerr si CP3 off the bench, lagi nga nilang na-outscored ang kabilang team. At kahit hindi kagandahan ang simula ng starting lineup sa mga nakaraan nilang mga laro, bigla namang nagkakaroon ng pagbabago sa takbo ng game at dahil yan sa matinding playmaking ni CP3 at shooting ng kanilang mga batang players. Bagamat malaking question pa rin sa ngayon ang depensa ng kanilang team, hindi nga ito masyadong pinoproblema ng Warriors head coach. Dahil ayon dito ay nabibigyan naman daw ni CP3 at Stephen Curry ng magandang opensa ang Warriors. At nandyan pa ang iilan nilang mga elite defenders na kayang magbigay ng impact sa kanilang depensa. At sobrang hanga naman daw ni Steve Kerr sa veteran point guard na si CP3. Dahil siya nga daw ang nagsakripisyo sa kanilang lahat upang magkaroon ng balanse ang kanilang lineup. So sa naging mensahe ni Steve Kerr patungkol sa kanilang mga role players, masasabi nga natin si CP3 talaga ang bumago sa Warriors maliban kay Steph. Dahil kitang-kita naman natin sa kanilang mga games na kahanga-hanga ang kanyang playmaking, kung saan ay mas nabibigyan nito ng malaking potensyal ang mga batang players ng Golden State Warriors. At kahit maraming nagdududa noon sa kakayanang former All-Star matapos itong kunin ng Warriors, nakakabilib pa rin na madali nitong natutunan ang sistema ng Warriors at ni Steve Kerr. Dahil kung titignan natin ang kanyang laruan ngayon ay parang matagal na nitong kasama sila Stephen Curry, Klay Thompson at Draymond Green. Samantala sa naging controversial na pagkapanalo kahapon ng defending champion laban sa Golden State Warriors, malinaw na malinaw ngayon na goaltending talaga ang ginawa ni Aaron Gordon mula sa shot attempt ng ating two-time MVP. Dahil maraming mga analyst at mga fans ang nag-review sa nasabing play at talagang nakakadismaya ito. Dahil dumikit na talaga ang bola sa board at malinaw sa lahat na nagkamali talaga ang mga referee. Ngunit kahit ganito ang nangyari ay wala nang magagawa at kahit mismo si Steve Kerr ay nasaktan sa naging pagkatalo, pero hinayaan na nga lang niya ang pagkakataong ito sa Warriors dahil wala na talaga mababago sa mga hindi nakita na mga referee. Ganun pa man, kahit ganun ang naging resulta sa kanilang game, naipakita naman ng Golden State Warriors na hindi sila basta-bastang team. At isipin na lamang nating mga fans na nahirapan na kagad ang defending champion nang wala pa si Draymond Green at JP2. Ngunit kahit wala rin naman si Jamal Murray sa nasabing matchup, siguradong mahihirapan pa rin to kung nagkataon. Dahil siguradong makakapag-adjust dito si Steve Kerr sa kanyang mga defensive game plan kung kumpleto ang lineup ng magkabilang team. At ito lang ang ating NBA updates ngayon mga Lods. At kung hindi ka pa nakakapag-subscribe sa aking channel, subscribe mo na yan para updated ka sa ating NBA season ngayon. Salamat po!